What's up sa inyo mga pare Gaoy? And we are back again, no? Ako nga pala si Jay Seegers at nandito ka na naman ngayon sa Dimension kung saan puro good vibes lang tayo. At syempre, natural sa video na to mga pare Gaoy. Pag-uusapan natin yung mga gangsta. Ha? Yung mga gangsta. Gangsta! Ayun yung mga self-proclaimed na gangster. Ang tawag sa nila mga gangsta. Gangsta! Diba? Sisimulan natin to pagkatapos ng intro. Yo, yo! Ang mga tungkol sa mga gangster, meron din ako mga istoryang... Excuse me. Ang mga gangster, ano nga yan? Ang mga gangster, meron akong mga iba't ibang kwento na nalaman, napanood, nabasa tungkol sa mga yan. At yung mga nabasa ko na yon ay hango sa tunay na buhay. Makulay ang buhay. Siyempre, ang gangster daw, mga tol, ang totoong mga gangster daw, ito yung mga nagtatagisang lakas at mga magagaling sa mga suntukan. Kasi ang tunay na gangster, ang mga gang, sa aking pagkakaalam, meron niyang grupo, di ba? Gang nga sila eh. Siyempre, grupo nga yun, di ba? Tanga-tanga-tanga ata ako magkwento ah. At bawat grupo niyan, talagang mga nakatuon niyan sa mga suntukan dahil sila, mga nagtatagisan sila ng lakas, tol. Di ba? Nang mga galing sa pag-ilag, sa panununtok, sa kung ganong kalakas, sa diskarte. Mga ganun ba? Pero hindi ako ganyan kasi di naman ako naiipag-away, di ba? At sila nga yung mga gangster na may grupo, nakapagka-trip nila yung isang grupo na akala nila mas inaangatan yung grupo nila na gangster. Talagang pinagtitripan nila yon para magtagisan sila, magtunggali sila at nang malaman kung sino ang tunay na malakas, dinadaan nila lahat yan sa suntukan. Ayun yung mga dating buhay, diba? Yung mga dating gangster ba? Yung mga dati na ha? Dati. Ha? Dati. Subalit lahat ng bagay, lahat ng pangyayari o kaganapan, nagbabago. Pero itong pagiging gangster din ba, sumabay na sa paglipas ng panahon? Masyado nang naging, di mo alam kung upgraded o mga naging tukmol na tong mga to eh, di ba? Kasi may papanood ako sa inyong video na kung di nyo pa napapanood, eh panoorin nyo. At kung napanood nyo na, eh it's gold, it's all good for you. Pwede na mag-skip tol. So eto yung video. O nga, si Carlo nga. Daming. Si Carlo nga. Ay, lumit ay kaya, ninaputo. Kailan mo yung ito? Nakaputan nga rin. Pasok pa nga siya. Ayun, sino nyo? Grabe naman mga makakarbitary rin pa. Ay, natin! Itong video na to, o CCTV, kuha ng CCTV, ay nangyari daw sa Zamora Street, Pandacan, Manila. Ha? At kung maririnig nyo sa video mga tol, kilalang kilala nung mga nanonood, syempre hindi natin alam pero tsak na merong katungkulan nyo sa barangay o sa kung san man. Dahil sila yung nanonood ng CCTV, sila yung nagre-review nun. So ibig sabihin, kilalang kilala nila to kasi sinasabi nila, ay putang ina si Marlo nga. Si Marlo ang puta. Si Carlo nga, si Carlo, di ba? So kilala nila, si Carlo. Si Carlo na kung na tipo ng tao na self-proclaim na gangster. Gangster pala sila pagka ganun. Ganun na pala yung mga gangster ngayon, mga tol. Ganun na pala. Hindi na yung naikwento ko kanina na pagka gangster ka, hahanap ka ng kalabang gangster para magsumpuan kayo. Ganun ang gangster, di ba dati? Ngayon, ang gangster na pala ngayon, pagtitripan mo yung mga nagtitinda, naghahanap buhay ng marangal, tapos matanda para hindi makalaban, di ba? Ayun na pala ang gangster ngayon. Napakatindi. Gangster na yan sa Maynila. Maynila, totol. Zamora Street, Pandacan, Manila. Hindi ko inaano yung mga gangster dyan, pero ganyan na pala yung gangster dyan, mga tol. Para maging astig ka sa paningin ng iba, kailangan mong pagtripan yung mga matatandang walang kalaban-laban na naghahanap buhay. Gangster ka na nun pagka ganun. Ang lupit mo, Carlo. Carlo. Kagang mo si Marlo, no? Parehas kayong tanga, eh. Tang ina mo, Carlo. Gangster ka na? Pinagtripan mo yung matandang walang laban?
Tangina, gangster. Gangster na yun? Gangster yun? O mga kagang. Tangina, gangster na ngayon yun, tol. Nasa na yung magulang nitong si Marlo? Ay, si Carlo. Si Carlo. Nasa na yung magulang nitong si Carlo? Tangina, gangster na yung anak mo, tol. Ha? Gangster na yung anak mo kasi pinagtripan nila yung matanda na walang laban na nag-ahanap buhay ng marangal. Gangster yung anak mo. Kung anong puno siyang bunga pero hindi rin siguro dahil siguro dala to ng tropa, barkadang masama. Hindi naman lahat ng barkada masama pero yung gang nito, tangina, hindi naman. Nakakatawa lang, tol, kasi gangster daw sila. Ha? Kaya sa gangster tayo umiikot kasi gangster daw sila. At ganyan na ang gangster ngayon. Ha? Humanap ka ng isang matandang tao na hindi makakapalag. Pagtripan mo, saka tumakbo. Kasi gangster ke. Diba? Gangster. At total, kilala siya ng nasa barangay o sa review ng CCTV. Ano na nangyari? Kilala nyo pala yung nasa, yung non-trip na gangster na yun. Gangster, gangsteran. Gay, gangsta, gay, gaysta. Itong gangsta na to, ba't parang wala naman atang update, tol? Ha, anong nangyari? Wala man lang bang report o hindi man lang ba to hinuli ng pulis? Kasi pampulis na to, di na pambarangay to, tol. Tinayaan, ano yun, buhay yung nakatayaron. Pupwedeng, kaya nakapalupot sa ganito nung matanda, sigurado yung mga lobo ata ay na binebentang pambata, di ba? Tingnan mo naman kung ano yung nangyari, tol, nung nasunog. Hindi niya mabitawan kasi nga, atali yun, tol. Para lang ba matawag kang gangster o maging astig sa paningin ng iba? Ganito ba talaga yung dapat mong gawin? Para ba matawag kang isang gangster, kailangan mong pagtripan yung mga walang kalaban-laban. Lalo na, matanda pa. Yung pagiging gangster mo, Carlo, putang ina mo. Anong klaseng gangster? Baka pag suntukan na, wala ka nang, hindi ka nasabi mo, di yan na gangster, tol. Tinatanong ko sa'yo. Baka mamaya pag kamao sa kamao, hindi mo tawagin gangster yung sarili mo. Sa susunod, mag-video ka ng sarili mo. Tapos, humanap ka ng katapat mo, kahit di mo katapat. Humanap ka ng isang taong lalaban, hamunin mo ng suntukan para maging gangster kang tuluyan, tol. Kasi hindi ka matatawag na gangster. Yan, alam mo kung anong tawag sa'yo? Kabobohan ng magulang mo, ayan yung kinalabasan. Yun yun, tol, yun yun. Bobo kasi yung mga magulang mo siguro. Siguro, baka bobo yung magulang mo. Diba? Kasi lumaki kang ganyan eh. Yun ang ina mo eh. Kahit tantingin mo, di mo makikita eh. Diba? Kaya ano, kaya sasabihin mo yung mga gusto ko. Kasi di mo naman masusuntok eh. Kasi pag sinuntok mo, di rin naman ako lalaban. Kasi iyak lang naman ako, ganun. Kaya kung sakaling mapapanood mo to, Carlo, sabi mo sa tatay mo, napaka-bobo niya. Kasi imbis na iputok niya sa kumot yung tamod niya, putang ina, lumabas ka, nabuo ka, nabuo ka ha. Yung kabobohan mo at nanggang mo, mga bobo kayo. No? Total, kilala naman pala tong Carlo, gangster na bakla na to. Dapat dito, mahuli at ipatulpo. Kailangan to, lifetime sentence. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko alam, pero kailangan niya yon, tol. Ganito yung mga klase ng kabataan. Napatubo pa lang yung sungay, dapat pinuputol na. Hindi na dapat pang pamarisa ng iba. Ayan ang napapala ng mga tirahan, bayuhan lang ng bayuhan, tirahan lang ng tirahan. Tapos hindi naman pala kayang pag-aralin yung mga anak. Kaya ang kinalalabasan, ayan, salot ng lipunan. Alam mo, di ko alam yung sasabihin sa'yo, Carlo, kasi nakakatawa talaga, tol. Tinatawag mong gangster yung sarili mo. Gangster ka na niyan? Sige nga, sabihin mo ngang gangster ka. Tangina, gangster ka? Putang ina talaga, nananahimik yung matanda, putang ina, nagtitinda. Pagtitripan nyo ng ganun, lalo yung mga kasama mo. Tangina, yung mga rugby boy ata kayo, hindi kayo gangster, mga rugby boy kayo. Hindi ka man mahuli sa ngayon, galing-galingan mo pagtatago mo, Marlo, ay Carlo. Tang ina mo, dahil pag kinarma ka, gago ka, tignan mo. Makatapat ka lang, pag natapatan mo si Joaquin ano, yung nangangarating bata, baka doon pa lang di ka na makaporma, tol. Kailangan matulpo yung mga gantong klase ng kabataan para matigil na yung ganitong klase ng gangster-gangsteran, eh, di ba? Tangin ng gangster yan. So yun, ang pangit ng pagkakagawa ng video ko kasi ang pangit ng pagkakaano ng pagiging gangster ng mga to.
Diba? Di mo sukat akalain na gangster na pala tawagin yung mga ganung klase ng pantitrip. Antindi, tol, matindi. So, yun lang yung masasabi ko dyan sa nag-request nito na si Jin Joaquin. Jin Joaquin ba? Jib Joaquin. Si Jib Joaquin. Ito yung request niya, nabigyan ko daw ng reaction. Wala akong magiging reaction kasi nakakatawa talaga to, tol. Kung ganito lang yung tatawagin yung gangster, eh, tangin na talaga, di ba? Ang bigay mo sa aking update sa susunod, sana nahuli na to at kung ano yung sasabihin o anong gagawin nito kapag nahuli na. O kaya naman, sana matulpo to. Kasi nga, kilala siya ng mga taong nagre-review ng CCTV. Ibig sabihin, madali lang para sa kanila na hanapin at mahuli tong Carlo Balisay. So yun, bigyan nyo na lang ako ng update kung ano mangyayari dito, kung paano tutulo yung uhog nito kapag mga napaghuli na tong mga rugby boy na to. Diba? So yun lang. What's up para kay Jenny Gems Vlogs. What's up din para kay Angel Purissima. What's up para kay Chadalines Vlogs. What's up din para kay Jean Ampongan. What's up para kay Jeev Joaquin na nagsend nitong video, nagtag at gawan ko daw ng reaction. Tol, pasensya ka na kung ganito lang yung nagawa ko. Ipagpaumanhin mo. Special what's up para sa mga solidong parigoy ko dyan na palagi pa rin nanonood. Kahit na ganito nga lang tayo, syempre, diba? So yun, kung bago ka lang dito, napadpad ka lang, pwede ka na mag-subscribe kung gusto mo. Kung ayaw mo naman, di wag, kasi wala namang pilitan doon dimension na to, diba? At syempre, kung gusto mong gumawa ng kabutihan at gusto mong makatulong sa kapwa, napakasimple lang maitutulong mo sa akin kasi pipindutin mo lang naman yung subscribe button, tapos bell notification bell. Yun, pindutin mo para maging updated ka kung sakali mong mamaya, ikaw na yung bida rito sa programa ko, diba? Kaya ayun, ako nga pala si JC Years at ito ang dimension kung saan puro good vibes ang tayo. Maraming salamat. Palagi kayong mag-ingat. God bless, chill out para sa mga gangster. Gangster, gangsterang, something like that. Babush.